Mainit ang usapin ngayon tungkol sa batikang broadcaster ng ABS-CBN na si Karen Davila matapos ang balitang may ginawa itong kalaswaan sa parking lot. Tila nakarma si Karen dahil sa walang humpay na paninira kay President Duterte at sa lahat ng mga ginagawa nito. Ginawang katatawanan ngayon ang broadcaster sa social media dahil sa kanyang scandal. Tinawag pa siyang haliparot. At sabi pa nila, mas bagay sa kanya ang palayaw na kalad Karen Davila. Nasa ko ilang beses communication law, una. Pangalawa, yung tenets and rules and regulations ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pumasa ako sa exam on one try at nagka-ID na ginamit sa maayos nung time ko bilang kasapi ng TV and radio network namin sa Butuan City. Kaya I have every right to say to the people in the news, lalo na po ang napasarang network, I did not say yes or no to the shutdown of that network because I don't know enough about it. Pero if you use your platform to hate on the government, to spread lies, and to go against the very tenets that put you in that position to bring the news to the Filipino people and you abuse it and use it for your own personal gain, magkakaaway talaga tayo. Do your job and be good. Be a journalist, not a paid liar. Okay? Ingat. Itong si Karen Davila, tinuruan rin yata si Kiara Zambrano, no? Kiara, alala mo nung time ng Marawi na nag-viral ka pero nagmukha kang tanga? Nagpo-post-post ka ng story about the soldier na kunwari nalandi ka pero di mo man chinek na may asawa at mga anak siyang iniwan? Na kunwari ikaw pa yung, oh, hurt! Dahil yung lumandi sa'yo, hindi ka binalikan? Yawa, igak! Tapos ngayon pupunta-punta ka sa WPS, you are going to make the AFP look bad again. Uunahin talaga kayong gagaga-gaga doon? Pupunta kayo sa isang disputed na mainit na area, tapos hinabol kunwari kayo, pero walang video? Asa nang gamit ng mga network ninyo? Best of the country kayo, di ba? Pero proper documentation wala? O dahil nagdadrama-drama ka? Diyan ka magaling, magdrama. Yawa. Itong si Karen Davila, pabida, no? Baby girl, ano ginawa mo dun sa parking lot? Bakit ang dami nagsasabi na may ginawa kang kababalaghan sa parking lot? Megaluhod ka doon? Tapos ngayon, dudunong-dunungan ka? Sino ba nag-award dito kay Karen? May mga awards ba to bilang newscaster or journalist? Para sinayang ata. Pero yun nga naman, world-class acclaimed and whatever, chirva bells din naman si Maria. Pero tingnan mo naman ang nangyayari sa kanya. Hoy Karen, hinanap nyo proof of life hiningi nyo para kay President Duterte, di ba? Eh ngayon na nag-golf at nagmumotorsikl, nagre-reklamo ka pa rin. Yawa man siguro kang animalak ka. Ang dami mong gusto sa buhay, Karen. Kaya kasi siguro Karen ang tawag sa'yo, no? Bagay na bagay sa personality ang pangalan. Newscaster ka, girl. Newscaster ka. Do the news. Stop lying. Pwe. Hiyang-hiya naman kami sa mga galit na galit sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha ng mga pangit na to, pero unang nagpabakuna. Wow, medical frontliners! Anong ambag kundi ingay, pero unang-una sa bakuna? Diba, ang galing makangawa. Galing makahanap ng bakuna para lang pala sa mga sarili nila. I do suggest na huwag na kayong magpabakuna para naman maging positive kayo for a change. Oo. Kasi negatron kayo eh, no? Pero naisip ko rin, tama rin naman pala na magpabakuna kayo kasi hiyang-hiya naman po kami, nagagamit pa po kayo ng mga beds kunwari kung ilalagay kayo sa DPWH ng mga newly built hospitals and facilities, di ba? Wow, hate the government, but first when it comes to using its resources. Iba naman talaga itong mga pangit, no? Ito yung mga makakapalamok. Di ba galawang-dilawan yan na kailangan may mamatay para manalo sila? Para kaawaan sila? Paano ba nanalo si Cory? Paano nanalo si Noynoy? At mas lalo pang, paano nanalo si Lenny? Abno, good mo eh. Utak talagang dilawan. Utak loser. Tapos ngayon, you want President Duterte to die?
Wrong strategy again. I told you, if you used your time to actually help the Filipino people instead of use your time and resources to buy off the media, to give shit out and print lies and put lies out para siraan ang Pilipinas, even in the international stage, the truth always prevails. Well, ang lakas naman makipag-away ng bakla na to sa akin. Don't you have children to feed? So, nauna ka na sa bakuna. Do you need a Yuda next? Is there a going rate for anybody na nakikipag-away sa akin and I get to mention them? Because I think I mentioned your name twice. So, for Negatrons, my proof kasi na binabayaran kayo, diba? If you are relevant. That's kind of sad na ikaw tong sanay na empleyado and you tell me ako yung binabayaran every 15. Libre po mag-celebrate at mag-love sa Pilipinas. But for somebody like you, I'm pretty sure nangangailangan ng pamilya mo. Not only is that you look poor, you truly are poor in soul and spirit. Don't pick a fight with me, bakla. You think hindi kita sasagutin? Between you and me, ikaw ang kailangang sumikat, ako ang hindi. Laos ka na, di ba? You're a nobody, a gremlin. So you need to be a Negatron para mapag-usapan. Pathetic. Lumabas na ang bagong survey. Masaya pa rin po pala ang napakaraming Pilipino sa leadership ni President Duterte. Tapos yung napaka-trying hard, kulelat na naman! Oh my gosh! Ang sakit-sakit na no, yung ikaw yung Vice President. Pero mas nalamangan ka pa ng Senate President. Tapos ikaw tong mega kumaka-effort. Yan kasi, pagpalpak ka talaga, palpak ka talaga. Kahit gaano ka pa talaga pagandahin at pabaitin ng media. Napakagaling talaga ng mga Pinoy. Gising na gising. Smart na smart. Nakaka-proud. Promise, nakaka-proud. Hindi ko na dapat ito papatulan dahil nagbabakasyon ako. First of all, please understand a video when it's being sarcastic. Second of all, nagtanong lang naman po ako kung bakit yung mga katulad ni Oggy Diaz na una sa bakuna nangawa sa gobyerno. Just because I mentioned medical frontliners, nilahat nyo na. Alam kong mga pagod po kayo, pero sana naman yung comprehension natin, pahabaan po ng konti. Kung pagod na pagod kayo, I am with you. Pero sana, just because I mentioned medical frontliners, nag-iba na ang pag-iisip ninyo at ang pag-intindi ninyo sa buong video. Kung makapanginsulto kayo sa akin, nakakahiya naman. Again, I repeat, umalma lang po ako na kung sino po yung maingay at galit na galit sa gobyerno, yun po yung nauna na nagpabakuna. Ano kayo mga medical frontliners? Yun po ang konteksto ng video na yon. Gusto niyo po ba bisayain ko pa o Englishin ko o hindi niyo na-gets yung sarcastic na linya? Again, ingat.